Hi everyone! Ngayon po ipapakita ko sa inyo paano ba yung tamang paggamit ng fusion. So, dito sa pagkukonect ng PPR. So, sa paggamit ko ng PPR, so importante ito po, itong nakikita nyo ito, ng kulay red na guide. So, ibig sabihin po nito, guide po ito. Para makuha natin yung angle. Tapos, kung kukuhanin nyo po itong mga fittings, tulad po nito mga fittings na to. So, tapo ito. Lahat po yan, may guhit. Okay. Yan, yung iba po, nandito yung guhit. Ito naman, nandito. So, importante po yung mga guhit na yan kasi yan po yung kukuhanan natin ng angle. Bakit? Halimbawa, magkukonect po kayo. Kung naka-flat siya na ganyan, so dapat yung guhit, itapat mo rin po dito sa guhit. Yan. Okay. Para kung sakaling meron kang slope, yung susunod na kakabit mo, kung merong slope yung susunod na kakabit mo, halimbawa, naka-angle siya pataas. So dun mo naman siya kukuhanin, itatapat mo naman siya dun sa susunod na guhit. Ito, yung sunod na guhit. Kunwari po, yung susunod mong ikakabit, yan, meron kang angle. So, yung guhit na yan, pagka sinunod nyo po yung guhit na yan, hindi ka mahirapan sa pagkakabit ng mga susunod mong fittings, makukuha mo ng tama yung kanyang angle. Hindi po siya tatagilid. Kasi, bawat fittings natin may guide. Kung itong angle na to, sunod mo siya, yung guhit, ito rin yung pagbabasihan yung sunod na guhit dito sa sunod na fittings na gagamitin mo. Para yung susunod na ikakabit mong tubo, hindi po siya tagilid. Okay, kung sakali man po, kailangan mo mag-angle ng halimbawa 45 degrees, pwede mo rin siyang pagbasihan. 45 degrees, 90 degrees, pwede mo rin po siyang pagbasihan. Okay. So, yun po ang importante. Alam natin kapag gumagamit po tayo ng ganitong klase ng tubo, yung PPR. So, importante po yung guhit. Okay. So, sa pagkukonek naman po, sa paggamit ng fusion, pag kinonek natin, paano ba dapat yung tamang pagkukonek upang maiwasan yung leaking? Okay. So, ganito po yun. Kapag gininit na po natin siya sa fusion, matutunaw siya. Ngayon, pareha silang matutunaw. Pag kinabit po natin yan, make sure na 5 seconds, bago mo siya pinawan. Okay, halimbawa po, pinasok natin, minuto natin, then sinalpak natin. Pag salpak natin, bilang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Saka po natin bibitawan. Kasi kapag sinalpak mo po yan, tapos binitawan mo agad, ang mangyayari po, aatras po yan. Aatras po yung fittings natin. Gagalaw po yan. So, may posibilidad na magkaroon ng leaking. Okay. Rolling po yan. Apo. So, katulad po nito, so ang gagawin ko, kailangan dapat magkatapat yung kanyang guhit. At the same time, dapat may kabit po siya ng tama 5 seconds bago natin bitawan. Yan, ganun lang po kadali. So 5 seconds bago mo siyang bitawan. Huwag mo siyang ihasalpak tapos bibitawan mo agad. So ang tendency nun magkaroon siya ng leaking kasi atras siya.
So kung makikita ninyo, sigong-sigo lang siya. Tapos yung sukat po ng lalim, sa bawat fittings natin, may guhit din yan kung gano'ng kalalim dapat. So pagka kininit mo, para maganda yung kapit niya. Kaya po, matiba yun, wala lang yung leaking niya. Kasi para po ulit siyang, para mo ulit siyang niluto. Okay? Okay, so magkakabit po ulit tayo ng fitting sa kabila. Doon sa kabila, meron pa rin. Kaya napaka-importante po nitong guhit na to na masunda natin. Kasi pagdating dito sa kabila, ganun pa rin ang gagawin natin, sundan natin yung guhit kung saan siya nakatapat para pantay siya. Pag nilagay nyo ganyan, pantay po siya. Kasi isinunod mo yung guhit. Okay. Okay, 5 seconds, pwede mo na siyang bitawan. Okay, yan. Makikita mo siya, lapat na lapat. So, wala po siyang leaking pagka ganyan. Pero kung kakabit mo siya, pagkasapak mo binitawan mo, magkakaleaking po yan. Kasi, aangat po siya eh, atras. Doon po sa mga dati na po sa akin channel, sa mga nagsubscribe na po sa akin channel, maraming salamat po. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Share ng aking videos at doon po sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Paki-hit nyo na rin po yung notification bell para ma-notify po kita kapag may bago po kong video.